am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. For the headlines, weather forecast, Bagyong Pipito, Manny, palabas na ng Pilipinas. In local news, mga peking sigarilyo sinira sa pagbabad sa tubig para hindi na muling maibenta. Blood donation, palalawigin pa sa pamilya Roa sa paparating na dugong bombo. Gato sa sunod biktima tinulungan ng CSWD. Apat na suspect arestado sa loob ng drug den. For the National, DOJ, nagbabayak ng kasong laban kay Duterte ukol sa digmaang droga. An international, nananawagan ang China ng kapayapaan sa Ukraine matapos aprobahan ng US ang missile strike sa Russia. Entertainment, 21 boom, hindi natapos ang konsyerto sa Manila dahil sa kalusugan. Sports, makuha ni Ninyera ng UP ang ikalawang gintong medalya sa atletika na sa UAAP. International feature, mga dating ministro ng Bangladesh kinaharap ang kasong pagpatay. National feature, pinabuluanan ng mga mambabatas ang paratang na si Trillanes ay asong aatake ng Malacanang. Trivia, pinakamaikling digmaan Anglo-Zanzibar tumagal ng 38 minuto. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Webes, November 21, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. For the local news, mga peking sigarilyo sinira sa pagbabad sa tubig para hindi na muling maibenta. Sinagawa ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City ang raid sa 12 na mga store sa Cogon Market kung saan nakumpiska at sinira ang 10 kahon ng peking sigarilyo. Pinangunahan ni Mayor Sabino Labitad ang operasyon na layong labanan ang smuggling at protektahan ang ekonomiya at kalusugan ng publiko. Ang mga nakumpiskang produkto ay agad na sinira upang hindi na maibenta muli. Isang malakas na babala para sa mga negosyanteng sangkot sa illegal na gawain habang may mga pumuri sa pagsugpon ito bilang isang hakbang upang protektahan ang ekonomiya. Mayroon namang mga negosyanteng naapektuhan na nagluluksa sa kanilang mga pinansyal na pagkalugi. Binigyan din ng mga otoridad ang mga panganib na ang pakikisalamuha sa ilegal na kalakalan at pinaalalahanan ang publiko tungkol sa mga mapanganib na kalusugan dulot ng peking sigarilyo. Ang raid nito ay bahagi ng mas
malawak na hakbang upang labanan ang smuggling at itaguyod ang kalusugan o kaligtasan ng mga mamimili. Brother Nation, palalawigin pa sa Pamilya Roa sa paparating na dugong bombo. Cagayan de Oro City, palalawigin pa ng Pamilya Roa ang kanilang donation drive sa mga sumusunod na donasyon para sa Dugong Bombo Project ng Bombo Radio Philippines sa buong bansa. Ito ang pinangako ni Clifford Jose Roa at ang kanyang pamilya kahit na sila ay nakapag-donate na ng kampanya kasama ang kanyang asawa na si Tai Jean Paala Roa at ang kanilang anak na si Kim Bernard Kobe Paala Roa. Naitala na ang pamilya ang 77 na beses na voluntary donasyon ng dugo mula pa noong 2007 sa isang panayam sa Bombo Radio. Sinabi ni Roa na hanggat may pagkakataon at kwalipikado pa silang magbibigay ng dugo, magpapatuloy sila sa kanilang donation drive para sa dugong bombo. Binahagi rin niya na simula sa 2025, magdodonate silang magkakasama bilang isang pamilya. Kasama na ang kanilang anak na babae na magiging minor de edad pa sa panahon iyon. Ang 2024 Dugong Bombo, A Little Pain, A Little Life to Gain Project na ginanap sa USTP Gym sa Mihang Mindanao ay nagtala ng 625 matagumpay na blood donors sa buong araw ng Sabado. Ang kaganapan ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap upang itaas ang kamalayan at hikayatin ang komunidad sa blood donation. Gatosang sunog biktima tinulungan ng CSWD. Cagayan de Oro City, nakapagbigay na ng paunang tulong ang pamahalaan ng lungsod sa maraming pamilyang naapektuhan ng malawakang sunog sa San Felicito, San Lazaro, Barangay Lapasan kahapon. Ito ay matapos ang mga pagsisikap ni City Mayor Orlando Clark Scoy at ng pinuno ng City Social Welfare Department na si Annie Thompson na matulungan ang 206 na pamilya o 813 na residente na naapektuhan ng sunog at kasalukuyang pansamantalang naninuluyan sa covered courts ng barangay. Kasama sa mga ipinamigay sa mga biktima ng sunog ang bigas, gamit pang kusina, belatang pagkain, tsinelas, tuwalya at mga kumot. Ayon sa Bureau of Fire Protection, aabot sa 150 na bahay ang nasira ng sunog na nagmula sa tahanan ni Sirelio Sumalpong. Sa kabutihang palad, isang minor de edad lang ang nasaktan ngunit hindi naman ito malubha at ang kabuuang pinsala sa estruktura ay tinatayang nasa 1.5 milyong piso. Apat suspek arestado sa loob ng drug den. Cagayan de Oro City, kinasuhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 10 ang apat na hinihinalang drug pushers sa barangay Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon matapos silang maaresto sa isang operasyon ng PDEA. Ipinahayag ni PDEA 10 Regional Director Attorney Benjamin Caspi na ang mga dinakpan ay nakilala sina alias Kim, alias John, alias Ayan at alias Josh na pala mga residente ng Malaybalay City. Nahuli sila sa loob ng isang drug den sa nasabing barangay na matagal nang tinutukan ng ahensya. Ayon kay Gaspi, mula sa mga suspect ay nakumpiska ang 5 gramo ng ipinagbabawal na gamot na may tinatayang halaga ng 34,000 pesos. Ang mga suspect ay kasalukuyang naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na nagpaparusa ng mabigat na parusa sa mga kasangkot sa illegal na kalakalan ng droga. Ang mga suspect ay nakakulong ngayon sa minicell ng PDEA at naghihintay ng kautusan mula sa korte upang mailipat sa isang regular na kulungan. Patuloy pang investigasyon upang tuklasin ang posibleng mga koneksyon ng mga suspect sa mas malaking sindikato ng droga sa rehiyon. Ang operasyon ay isang bahagi ng mga hakbang ng PDEA upang supuin ang legal na kalakalan ng droga at tiyakin
ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa rehiyon. Weather forecast. Bagyong Pipito, mangyong palabas na ng Pilipinas. Iyan ang Bagyong Pipito, kilala rin bilang Mans International na pangalan, ang Pilipinas matapos magdulot ng malaking pinsala, particular sa Catanduanes, kung saan ito nag-landfall bilang isang Category 5 na super typhoon. Sa kabila ng matinding pinsala sa infrastruktura, walang naiulat na nasawi dahil sa maagap na babala ng pag-asa at epektibong paghanda ng mga komunidad. Pinuno na ang bagyo habang papunta sa ito ay samok again sa Pinuno na ang bagyo habang papunta ito sa Hong Kong at katimugang China dulot ng epekto ng Northeast Monsoon. Patuloy pa rin nararanasan ang ulan sa ilang bahagi ng Taiwan at katimugang Japan, ngunit na nanatili ang mabibigat na pag-ulan sa karagatan. Dahil inasang mas kalmadong panahon sa Desyembre, maaaring magpatuloy-tuloy ang pagbangon at muling magbuo o pagbuo ng mga nakaapektuhang lugar, kabilang ang Luzon na nakaranas ng apat na bagyo ngayong buwan. The National News, DOJ, nagbabalak ng kasong laban kay Duterte ukol sa digmaang droga. Ang Department of Justice o DOJ Task Force na nag-iimbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ay napaplanong magsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa paglabag sa International Humanitarian Law o IHL. Particular sa mga extrajudicial killings, layunin ng task force na managot ang mga responsable sa mga paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng drug war. Kinumpirma ni Justice Secretary Sosco Spoon de Moya na patuloy ang investigasyon sa papel ni Duterte na nakatutok sa marahas na akbangin laban sa droga. Ang investigasyon ay maaaring magresulta sa kasong isasampal laban kay Duterte batay sa IHL. For the International News, nananawagan ang China ng kapayapaan sa Ukraine matapos aprobahan ng US ang missile strike sa Russia. Maling nananawagan ang China sa isang mapayapang solusyon sa digmaan ng Ukraine ng Lunes kasunod ng pag-aproba ng Estados Unidos na pahintulutan ang Kyiv na gumamit ng long-range na missile mula sa Amerika laban sa mga target na militar ng Russia. Binigyan din ang tagapagsalita ng Military of Foreign Affairs na si Lin Jian mahalaga ang maagang ceasefire at isang political na solusyon na nagsasabing ito ay makikinabang ang lahat ng partido. Ang payag ni Lin ay bilang tugon sa tanong hingil sa desisyon ng US na magbigay ng advance na missile system sa Ukraine upang targetin ang mga posisyon ng Russia. Isang hakbang na nagdulot ng mga posisyon, ang payag ni Lin ay bilang tugon sa tanong hingil sa desisyon ng US na magbigay ng advance sa missile system sa Ukraine upang targetin ang mga posisyon sa Russia. Isang hakbang na nagdulot ng mga alalahanin ukol sa posibleng eskalasyon ng tensyon. Patuloy na itinataguyod ng China ang dialogo at diplomasya bilang paraan upang lutasin ang conflict, hinikayat ang Ukraine at Russia na magsagawa ng negosasyon para sa kapayapaan. Bagamat hindi direktibong kinundina ng China ang mga aksyon ng Russia, ito ay nananawagan sa pagpigil at pag
papababa ng mga alitan upang maiwasan ang karagdagang pagburusa ng mga sibilyan at pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa rehiyon. Ang pag-aproba ng US ng long-range missiles para sa Ukraine ay nag-signify ng pagbabago sa suporta mula sa kanlurang bansa. Dahil sa pinalakas nito ang pagbibigay ng advance ng turo militar upang palakasin ang kakayahan ng depensa ng Ukraine, gayunpaman, nagdulot ng pagkakaibang reaksyon ang hakbang na ito sa buong mundo, kung saan ang China ay nagbigay ng alalamin hinggil sa epekto nito sa seguridad ng rehiyon at muling nananawagan sa pagbabalik ng diplomatikong pagsisikap upang wakasan ang digmaan. And for the entertainment, 21's Boom hindi natapos ang konsyerto sa Manila dahil sa kalusugan. Hindi nagtapos ni Park Boon ang vocalista member ng 21 ang pangalawang araw ng back-to-back concert ng grupo sa Manila dahil sa mga isyong pangkalusugan. Ayon sa pahayag na ahensya ng K-pop group, RYG Entertainment ng Linggo ng gabi, ikinalulungkot namin ipahatid na hindi natapos ni Park Boon ng 21 ang kanyang paghalal dahil sa mga isyong pangkalusugan. Pahayag ng YG Entertainment sa isang opisyal na post na ibinahagi sa Instagram stories ng Live Nation Philippines, nagpaabot ng taos-pusong pamanhin ang ahensya sa mga paghanga at piniyak na ang kalusugan at kapakanan ni Park Boom ang kanilang pangunahing prioridad. Nagpapasalamat din sila sa mga tagahanga sa kanilang pag-unawa at patuloy na suporta. Sa kabila ng hindi nasang aberya, itinuloy ang konsyerto kung saan ang mga natitirang miyembro ng 21 ay nagbigay ng buong puso sa kanilang pagtatanghal. Patuloy na imomonitor ang kalagayan ni Park Boom at magbibigay ng karagdagang updates kung kinakailangan. Nagpayag ng kanilang mga alalahanin ang mga fans sa social media at nagpadala ng mga mensahe ng suporta at pagpapagaling kay Park Boom. Sports. Nakuha ni Ninyora ng UP ang ikalawang gintong medalya sa atletika sa UAAP, Manila. Si Liege Ninyora mula sa University of the Philippines ay gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unang atleta na nagwagi ng dalawang gintong medalya sa UAAP Season 87 Athletics Championships. Nakamit niya ang tagumpay matapos manalo sa women's 500-meter race sa umaga ng Lunes sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Nauman niyang nakuha ang kanyang unang ginto sa 10,000-meter event sa unang bahagi ng kompetisyon. Ang kanyang kahangahangan pagganap sa parehong long-distance races ay nagpapatibay sa kanyang bilang isa sa mga pinakatanyag na atleta sa kaganapan. Ang tagumpay ni Ninyora sa 5,000-meter race ay isang patunay ng kanyang tibay at determinasyon dahil tinalo niya ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng malakas na pagtatapos. Ipinagmamalaki ng University of the Philippines ang kanyang tagumpay habang patuloy niyang dinadagdagan ang medalya ng paralan sa UAAP Athletics meet na ito. Binati siya ng mga tagahanga at kapwa-atleta sa kanyang dedikasyon at pagsusumikap na ipinamalas ng mga nagdaang linggo ng paghahanda para sa kompetisyon. Ipinahayag din ng kanyang coach ang labis na pagmamalaki sa kanyang tagumpay na binanggit ang malupit na pagsasanay at disiplina na kanyang ipinapakita bago ang kaganapan. Ang pagganap ni Ninyora ay lalo pang kahangahanga dahil ito ay nangyari pagkatapos ng serye ng mga matitinding laban na nagpapakita ng kanyang consistency at tibay. Habang nagpapatuloy ang season, inasahan ng lahat na magiging isang malaking bahagi pa si Ninyora sa mga natitirang kaganapan sa track and field competitions na magpapatibay sa posisyon ng UP
sa pangkalahatang standings. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nagdadagdag sa kanyang personal na panama, kundi nagpapalakas din sa reputasyon ng athletics program ng universidad. International feature, mga dating ministro ng Bangladesh kinaharap ang kasong pagpatay. 13 dating mataas na opisyal mula sa Bangladesh na inaresto matapos ang revolusyon noong Agosto ang umarap sa korte nitong Lunes at maharap sa mga kaso ng pagpapahintulot sa mga massacre. Ang mga kaso nito ay may kaugnay sa kanilang partisipasyon sa marahas na pagsupil sa mga protesta na pinangungunahan ng mga estudyante na nagresulta sa higit sa 700 na pagkamatay at nagbigay daan sa pagpapalakas ng pamumuno ni Sheikh Hasina. Kabilang sa mga inakusahan ay 11 dating ministro, isang hukom at isang dating kalihim ng gobyerno. Ayon sa mga taga-usig, responsable sila sa pamumuno ng madugong pagsupil at pagpapasimuno ng karahasan sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga otoridad na magpaputok ng mga nagpoprotesta at magpapaharang sa mga hakbang na naglalayong pigilan ang mga massacre. Si Hasina, nagtumakas patungong India noong Agosto 5, ay nakatagmang humarap din sa korte nitong Lunes upang harapin ang mga kasong massacre, pagpatay at mga krimen laban sa sangkatauhan. Ngunit siya ay nananatiling nasa pagkitil. Ang mga kasong isinampal laban sa 13 ay nakatuon sa mga pangyayari noong Agosto. Ngunit nagplano ang mga taga-usig na palawakin ang investigasyon sa mas malawak na mga paglabag sa karapatang pangtao sa ilalim ng 15 taong paninungkulan si Hasina. Kabilang ang mass detention at mga extrajudicial killings na mga kalaban sa politika, nagbigay ang korte ng hanggang Desyembre 17 para isumite ang buong ulat ng investigasyon. Samantala, patuloy ang mga pagsisikap na ipaaresto si Hasina mula sa India at pakikipagtulungan ng mga otoridad sa Bangladesh sa Interpol upang aristuhin sila dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Gayunpaman, hindi patiyak kung susundin ng India ang hiling na extradition. And also here, national feature. Pinabubulaanan ng mga mambabatas ang paratang na si Trillanes ay asong aatake sa Malacañang. Pinagtanggol ng ilang mambabatas si dating Senador Antonio Trillanes IV mula sa mga akusasyon binagamit siyang bilang asong atake ng Malacañang. Ito ay matapos niyang buhayin ang mga paratang sa House Squad Committee hearing noong Nobyembre 13 kung saan inulit niya ang mga akusasyon na kinabang ang pamilya Duterte sa pera mula sa droga. Ayon kay House Deputy Majority Leader Representative Francisco Paulo Ortega IV, palaging consistent si Trillanes sa mga isyong kanyang itinataas laban sa dating Pangulong Duterte mula pa noong 2016. Sinabi ni Ortega na hindi bago ang mga pahayag ni Trillanes at bahagi ito ng kanyang matagal ng pagtuligsas sa mga isyong hindi nasagot ng nakaraang administrasyon. Sinangayunan din ito ni House Assistant Majority Leader Representative Jefferson Cunha na nagsabi na ang mga akusasyon ni Trillanes ay nagsimula pa noong 2016 bago pa man maging Pangulo si Duterte. Idinagdag din niya ang ipinapatuloy lamang ni Trillanes ang kanyang mga isyo na hindi nasagot ng nakaraang administrasyon. Binanggit din ni Cunha na nararapat lamang nasagutin ang mga paratang laban sa pamilya Duterte, lalo na ang mga akusasyon na ibinangon ni Trillanes. Ayon pa sa kanya, ang patuloy na pagtatanong tungkol sa mga isyo nito ay makatarungan at
kinakailangan upang matiyak ang pananagutan. Habang pinagtatanggol ng ilang mambabatas si Trillanes, patuloy naman ang kontrobersya hinggil sa mga akusasyon ito at inaasahang magpapatuloy ang imbestigasyon. At para sa trivia, pinakamaikling digmaan ang Los Zanzibar tumagal ng 38 minuto. Ang digmaan ang Los Zanzibar, Agosto 27, 1896, ay ang pinakamahabang digmaan na itala sa kasaysayan na tumagal ng 38 hanggang 45 minuto. Nang namatay si Sultan Hamad bin Muhammad, si Prince Khalid ibn Bardas na pamangkin ng namatay na sultan ay kumuha ng palasyo at itinanggi ang paboradong kahaligi ng mga British si Sultan Ali bin Hamad na mas malapit sa interes ng British. Dahil dito, nagbigay ang mga British ng ultimatum kay Khalid ng pagbitiw at umalis sa palasyo. Nang hindi ito tinanggap ni Khalid, binombarda ng mga British ang kanyang posisyon gamit ang mga cruiser at barkong pandagat na may malakas na artillery. Mabilis tinalo ng pag-atake ang mga pwersa ni Khalid na naging sanhi ng pagkasira ng palasyo at iba pang mga estruktura na hawak niya. Ang mga pwersa ng British ay may napakabilis na tagumpay at si Khalid na nagtago sa minaret ng palasyo ay tumakas at humingi ng asylum sa konsulado ng Alemanya. Ang mga British ay nag-install ng kanilang paboritong sultan si Hamad bin Muhammad bilang bagong leader ng Zanzibar. Sa kabila ng maikling labanan, ang digmaan ay nagpatibay ng kontrol ng mga British sa Zanzibar na naging isang ganap na protektorado ng Britanya. Nagisulta ang digmaan sa kaunting sugatang British, isang mandirigmang buton, ngunit malaking bilang ng mga nasawi ang mga pwersa ni Khalid na tinatayang aabot sa 50 hanggang 100 katao. Ipinakita ng digmaan ito ang malaking agwat sa lakas ng militar at mga kolonyalistang bansa at mga lokal na kaharian at nagpapatibay sa determinasyon ng mga British na panatilihin ang kanilang kapangyarihan sa mga teritoryo ng kanilang imperyo. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito sa loob at labas ng bansa. Patuloy po tayong makinig at manood ng mga balita ng Pinoy Web on YouTube. Maraming salamat at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.